ito, 1970. Ayun pula. Yan, ano so, ay, yun, ano lang yun. 70s din yan. 80s yan. 80s na yan, yung pula? Oo. 82? Yung puti, halos ganun ano? Contemporary. Ito, mas nauna to, pisa dyan. Ito, mas una to. Pero parang yung design, design yun niya. Madala lang ako makita ng pickup na gito. Ito na lang ako nakikita sa kumpang. Ay, ito, wala na ako nakita ng ganito. Ako nga, yung binata ko, hindi wala akong nakita. Ang inabutan ko, yung Fiat na... Yung Fiat na ang pintuan ni eh, pag ganun. 1950s yun. Oy. Pero wala na akong nakita dito nun. Bago nakarating kay Fiat dito, wala na pinalano ang tayo sa mabiga. Oh. 1943 na Cedro. Oh. Parang sasakyan ni Manuel Quezon dati. Oh. Salpa, wala pang repair. Nakita ko, na-stack daw nung matanda. Namatay yung matanda. I-stack lang nung mga anak pagdarain. Pero nabulok siya dahil ilakyat na lang mga anay lang. Ah, ah, ah. Bulok lahat sa ilalim. Durog. Durog na. Saka yung hamog. Yan. Yung hamog ng biruang... Ng 180. Labor lang. Oh, ayaw. Ito niya 150. Siyempre, hirap gawin nun. Mahirap. Bilog eh. Parang Volkswagen na malaki. Oo. Oh. Malakas to. Mas mataas yung kapasidad nito. Ano na lahat parang wala. 8,000 pounds eh. Yan na lang wala no. 491. Oo. Pero lahat, lahat meron. Oh. Nalala ko nga nung tumatawid pa ako ng Madela nun, papunta ng Balad, ay pangit pang kalsada, di pa highway nun. Ay grabe, lahat ng may biyahe dun, merong ano, merong winch. Kasi pagka matindi ang ulan, talagang hindi ka talaga makakyat. Kasi nakapag-search ako yung grupo ng Filipino off-roaders na sa Oklanda. Ang gamit nila. Ang gamit, mga Nissan Patrol. Ba't di kayo nag-apply ng bandang Europe o Amerika? Ayaw. Kasi maganda na rin sa Abu Dhabi. Kasi ang... parang nandito ka lang. Model. Ganyan na talaga siya, pick up. Ito yun yung talagang original niya. Ah, so parang ni-restore, babalik siya sa dating. Wala nang modification dyan. Walang minodify. Wala. Wala talaga, good as original. Pero yung gulong lang, hindi naman. Oo, pero yung ang gulong kasi talagang kailangan i-modify. Pero yung kaha niya, interior, lahat, yun talaga yan. Yung kulay, yun din yan? Or iba na? May red, may sky blue. Pero yung mga 76 na yan, itong kulay na to, wala pa to? Ah, wala. So ito na yung ngayon. Modelo kulay. Oo. Pero yung mga sa Toyota, original taga kulay niyan, dilaw. Saka hindi siya dark light. Para mga light. Oh. Yung ginagawa niyo dyan, interior at accessories, yun lang. Iba naman sa makina. Sa under chassis, iba naman. Hindi, yung sa makina, yung mekaniko, sa under chassis. Oo. Yan yung nagbago na. Restoration talaga yung master niyo. Ilang taon niyo yung ginagawa niyo, sir? Bago lang, sir. Galing ako ang dami. Ah, bro, di galing. Ay, yung ginagawa niyo doon, restoration din, or? Hindi, mga American car lang. American car lang, sir. Ah. Na, ano, sa mga... Ilang taon kayo sa Abu Dhabi? 18. Ayaw niyo na? Hirap, no? Yung 18 years. Pero nakapundar, nakapag-aral na yung mga anak. Ay, isa lang. Ay, swerte niya. Wala akin siya. Ha? Ah, bakit? Hindi naman gano'ng kalaki na yung sinunod niya sa akin. Ganun ba? Tama lang. Yung hindi nila mapakanti.
Oo, kaysa mabakante ka naman ng... Dito kasi lang. O na no? Nissan meron, Nissan meron ah. Oo, ganun talaga. Para kung makakapagpaaro lang, malaking makaparo kasi nung masusuporta. Pero patsagaan talaga yung ano, no? But, may sinusundan kayong catalog niyan or specification, ganun? Libro? Wala. Wala? Widow lang yung lahat? Mm. Basta kung ano yung accessories yun, yung babalik. Oo, oh, ibabalik. Yun lang. Mm. Itong isa, malupit itong isa kasi talagang lasug, wala talaga siya, 0-0 siya. Six pa yan lang yan. Yung lang closer na yan. Ito yung mga service ng nung araw ng ano ng agriculture. Tsaka yung bangko. Bangko, oh. Pinatatawid to sa ano sa ilog. Ito. O, pinatatawid sa ilog. Malakas na? Oo. Malakas na. Paano ang laban nyo dyan, sir? Kontrata or arawan? Arawan lang yan. Mga ganyan, sir, gaano katagal nyong ginagawa yan? Mabusisi kasi yun eh. Mabusisi. Tsaka ingat ka dyan kasi finish na siya. Tapos, magalusan. Sana kung hindi finish, okay lang. Sige, tira. Oo, kaya nga kailangan dahan-dahan lang. Oo, eh yan, finish na. Hindi ka pwede magpapatong na liyabi. Hindi, kailangan may basahan. Finish na kasi, oh. Hmm? Yun ang mahirap gawin dyan. Finish na yan. Mm-hmm. Parang irarab na lang yan in final. Oo, konting pulas konting na lang. Konting na lang yan. Pero yan na yan, eh. Mm-hmm. Kasi saan diba Biskaya ko dati na-assign? Oh. Bundok na bundok kami, ganito gamit namin. Biskaya kaya? Oo, sa may bagabag. Yung inaahon ko doon, lalo pag tag-ulan, grabe talaga. Sumisigzag ako, hindi ako makakit ng diretsyo. Thailand lang ako galing. Oo, sa may bagabag ako, pagitan ng, ano, pagitan ng... Hindi ba yung Aritao Nueva yan? Oo, lagpas pa ako doon, bago sumapit ng Santiago okay. Isabela. Pagitan ako ng... Santiago. Sir, series 45. 45 series. Itong dalawang ito, mga 40 series ito eh. Ito yung 45 series. Yan. So, ito na siya ngayon. Binubuo na. Mula sa kanyang under chassis, electrical, sa kanyang mga accessories. Yan. So, medyo malapit-lapit na itong matapos. Ito yung Land Cruiser. Model, ano daw to eh. 70s. Tapos, itong isa, nung dumating to dito, talagang bulok na bulok daw to, sabi, talagang kuwan. Kumbaga, kulang na lang dalhin mo sa junk shop para ipakilo. At ito siya ngayon. Binubuo pa rin yung ilalim, yung under chassis. Kakakabit lang ng makina nito. Isa lang ang gumagawa nito. Isang tao lang. Shout out ka naman dyan. May gumagawa na under chassis, tapos may mga iba din yung nagkakabit ng mga salamin. Ito mga accessories niya, katulad nito, ito mga tornilyo na ito, yan. Iba rin ang nagkakabit niyan, yung upuan, may upholstery na rin dito. So, ang medyo madugo, itong mga under chassis, meron silang on the spot fabrication. Kita mo, may gatong malaki dito. On the spot fabrication talaga ang ginagawa nila dito. Pagka binubuo ito, lalo na ito, itong under chassis. Yan o. Talagang ang tsatsaga nila. Meron pa nga ditong van mga kapats na nabangga. Talagang wasak-wasak yung unahan. Isa siyang ano, aero nubang van ito. Mitsubishi siya. Pero nabalik siya. Back to life siya. Nabalik siya sa dati. So ganoon sila kalulupit dito. Hindi pa lang natin sila na kuhanan ng interview isang araw. Kausapin natin sila. Okay. May isang restorer. Mamaya, kakausapin natin yan. Ngayon, ang binubuo ni sir ay yung electrical. So, parang tatlo kayo sir, no? Under chassis. Anong tawag dito sa mga nag-install nitong mga mekanismo, salamin? Latero na yung gumagawa nun. Oh, subalit tatlo sila. Isang under chassis mechanic kasama na yung makina. At isang latero, siya na yung nagkakabit ng mga mechanical, yung kagaya nitong mga lock sa pinto, salamin, yung mekanismo ng pinto. Kasi mga mechanical drive yung mga pinto nito. Manual, manual talaga. Dahil... Kapans, ito yung eksena ng buhay ng mga mekaniko na lalo na ito, car restoration.
nag-restore ng mga sasakyang luma. Ito, model 60s. So, back to life. Back to basic talaga. So, palibagong pyesa. Ito, differential. Siguro yung dating differential niya, oh, nandiyan naman nakakabit, pero siguro may mga parts na medyo kailangan ng palitan. So, kukuha buo ng differential yung ipapalit. So, yan si Sir Bernie. Siya yung sa makina. Siya yung umaareglo nito. Siya mag-isa kasama yung anak niya. Sir Bernie, anak niyo to? Anak niyo? Ilang taon na? 13? 14. Matuto yan. Walang pasok ngayon. Oo. Kailan may pasok nila? May Monday na weekly. Saturday wala eh. Yung ready 8 ko, simula na eh. Nung last week ata. Automatic ang pinila niya doon sa academic niya. Kaya nagpa-practice na rin. Oo, oh, siyempre. Nasa yung mga tools ko. Oo, oh, isa lang ba yung lalaki? Dalawa. Yung isa, mas matanda dito, mas ba ito? Ay, oo naman. Basta yung parang playful time niya. Yung ano lang yung mas kumbinyente siya. Oh. Ayan si Sir Roman. Siya yung sa latero. Siya yung in charge sa mga salamin, mekanismo ng bintana, ayan, yung kaha. Yun, siya yung, sila yung mga nagbibigay buhay dito sa lumang sasakyan na ito. Kasi kung makita mo dito nung bagong dating, talagang bulok na bulok itong sasakyan na ito. Ito itong concern. Ngayon, kita nyo naman. Napakakinis ng kapas. Nanginginta, pero ano pa lang siya. Kailangan pa siyang finish in final. Kasi marami pa siyang kulang. So, yung under chassis niya. Yun. So, tsaka kasama ni Sir Ben yung anak niya. Anong pangalan mo to? Ha? Bensi. Si Bensi isang 13 years old. 13, 14? 14. Ang laruan niya, hindi ML, paminsan-minsan lang. Ang laruan niya, tools at saka yung ano, mga makina na sasakyan. Ah, so, not bad sa isang bata ng ganito. Kasi kung araw, sabi ng tatay niya, walang magmamana ng mga tools niya. Di ba? So, malaking bagay yung mga ganitong pagkakataon sa isang bata. Kasi ako nung 15 years old ako, exposed din ako sa ganito kasi may talier, may auto shop yung akin chewin. So, pagka walang pasok or sa hapon Linggo, nagiging helper mechanic ako. Sir, magandang umaga, sir. Sir, morning muna, sir. Ano nga? Yan, yun. Siya yung magbibigay buhay sa katawan ng sasakyan. Siya yung latero. Siya nagkakabit lahat. Salamin. Basta po ang issue ay tungkol sa kaha, mekanismo ng kaha, huge ang bumubo. Anong gagawin? Ipapalit tong differential. Original kasi nito. Oo. Wala siyang handbrake sa... sa loob. Yeah. Wala mechanical handbrake. Yung sa transmission yung ano niya. So nagpalit tayo ng transmission ng 5-speed. Ah, kaya kailangan magpalit. Nag-3-speed siya. Oo. Nagpalit ng 3-speed, wala siyang handbrake. Ngayon, 5-speed na yung transmission niya. Ngayon, nagpalit tayo ng differential na may handbrake. Oh, kasi nga may handbrake yung design doon. Depende mo lang ang brake yung sakyan. Oo naman, naka-highball yan. Pagka kumabuse yung cambio niya. So yung original niya, ang handbrake sa transmission. Kable rin. Ano siya? So doon siya sa may clutch disc kumakagat? Hindi, doon sa mismo may drum sa pinakalibot ng clutch. Ah, so doon siya kumakagat? Ganun pala yun. So, yung housing lang ang papalitan. Yung loob, pareho. Ah, okay. Kaya-kaya na ni bunsong gumapang sa ilalim ng under chassis, no? Kasama ko doon yung sa puti. Oo. Kasi nung college ako, pagka Linggo o walang pasok, kasi may talir yung chuhin ko, doon din ako pang baon yan, naalala ako magbaba ng makina transmission, yung Volkswagen na naalala ko, ako mag-isa pinabaklas sa akin lahat, pati tinalupan yung fender niya, tanggal lahat, pati makina apat na tornilyo lang pala yun. So, nakakuha ko ng pambaon ng mga mag-aaral ako, malaking bagay yun. Madumi pero hindi ka tatauban ng kaldero.
Mga ilang linggo pa yun bubunayin, Sir Bern? Isang linggo na lang. Ilang tagal yan kayo na rin? Ah, huwag ganun. So lahat yun, all in one? Pati fabric, on the spot fabrication. Bernie. Ayun, iba, ilalabas nila yung transmission, differential, para kapalitan. Pwede kasama yung mga steering nun, may mga on-the-spot fabrication kang ginawa nun, no? Meron. Dating manual yun, hindi naman dati power. Ah, kaya may mga modification talaga. Oo. Mga power steering yan nun, eh. Power steering. So, ibig sabihin lahat buong package nito iyo mula under chassis, hydraulic, makina, electrical, walang tapon. Pero nag-abroad kayo, no? Gaano kayo katagal doon? 3? Saan? Taiwan? Yun nga, magpapalit sila ng housing ng differential. Ito yung housing. Ito yung ikakabit na bago. Tinanggal na yung una kasi may mga modification dito kasi ang ito model 60s kasi ito, itong Land Cruiser na ito na si 55 series. So ang handbrake niya ay nandoon sa may transmission system. Mayroong drum na may brake drum na maliit dun sa likod ng transmission, doon yung handbrake. Ngayon dahil nagpalit ng makina, so bagong modelo ng makina ay nandito sa may differential o sa housing, so kailangan magpalit ng housing na nakadesign na mayroong handbrake. So meron ding mga on the spot fabrication o modification dito sa may steering. Ito steering nito, ito yung steering box, ito yung mga tie rod niya, yan yung dragging. So nag-modify na rin dito kasi yung original nito ay power steering, manual talaga. Ngayon kinabitan na siya ng power steering. So may hydraulic system na siya. So syempre magkakaiba na yung mga linkage nun. So kailangan magkaroon ng on-the-spot modification, on-the-spot fabrication talaga. With matching putol ng bakal yan, full welding yan, sukat. So ito mga masela na bahagi kasi ito yung steering, ito yung nagdadala ng buhay ng driver at ng pasahero at ng buong sasakyan. So kailangan yung steering assembly. 201%. So ganun kalupit ang restoration. So yun, may mga 1 week pa daw. At ang pinakamalupit na restoration na ginagawa ni Sir Bernie, siya lahat ang gumagawa from the under chassis up to the engine and then down to the electrical ng electrical installation dito. Ito yung loob ng Model 60s na Land Cruiser na 55 series. Ito siya. Actually, ito, finish na siya. Napaka-finish na. Pero mga final touches pa pa yung kanyang handle, oh, yung nabi niya. So, nandito muna, subaybayan natin mga kapads. Kung bago pa kayo sa akin channel, don't forget to share, like, subscribe, and post the notification bell para updated kayo sa aking channel. So, maraming salamat. Good day. God bless us all.